Pinakita na ng NBA ang mapapanalunang trophies at medal para sa in-season tournament. Ang una dyan yung championship trophies na design ng Tiffany & Co. na collaborated sa artist na si Victor Solomon na siya rin yung nag-design ng bagong trophies sa NBA Regular Season Award. Merong sterling silver at 24 karat golds, may taas na 23 inches na nakabase yun sa taon kung kailan sinimulan yung tournament. Susunod doon yung MVP trophy na merong black and gold na motif. Malapit ang design na yon sa NBA Cup. Lahat ng players na kasama sa championship team magkakaroon din ng tinatawag na tournament medal. Ang makakasama naman sa all-tournament team ay magkakaroon ng special design na black and gold na basketball by end ng in-season tournament sa Las Vegas yun. Based sa NBA.com, nasa $18 million ang total bonus na ibibigay ng liga dahil sa isang team meron total na 16 hanggang 17 players. Kasama kasi dito yung two-way player, yung naglalaro sa G League. Ang pot money sa NBA playoffs noong nakaraang taon, $27 million. Pinaghatian nyo ng 16 teams. Dito naman sa in-season tournament, $18 million at 8 teams yung maghahati doon. Yung championship winner, $500,000 kada player ang ibibigay. Si Austin Reeves, nag-average kayong season sa Lakers ng 13 points, 4 rebounds at 4 assists per game. Pumirma siya ng panibagong kontrata sa kanyang sponsor na Rigorer. Sa bagong deal na yon, magiging part owner siya ng brand. Kasabay din kasi yon ng bagong i-release na colorway ng AR1. Ito yung signature shoes ni Reeves by December 8 US time. Ang bagong version na yon ang tawag Milky Way. Yung nauna ata mga version, ang isang tawag doon, Ice Cream. Pang F-boy yung pangalan. Meron pang isang sapatos itong si Reeves, Galaxy din yung tawag. Pero yung bagong colorway, naka-base di umano yon sa Lakers. Wala naman nabanggit kung magkano talaga yung pinirmahan ni Reeves, pero 7-figure yon ang makukuha niya every year. Plus yung equity or share sa mabebentang sapatos. Dahil nung unang nirelease ang sapatos nitong si Austin Reeves, within 10 minutes na sold out kasi yon. Sa total na $137 million ni Ben Simmons sa 4 na taon, nakalaro pa lang siya ng total na 106 games so far. Si Ben Simmons ngayong season meron pa lamang 6 na games. May average siyang 6 points, 10 rebounds at 6 assists per game. Ito rin kasi ang pwedeng last chance ni Ben Simmons dahil meron pa siyang matitirang $40 million next year. By February, ngayong taon or ngayong season, dun kasi kalimitan nagba-buy out ng mga players. Ang Nets, merong 2 players sa kanilang roster ang pwedeng mawala. Si Nick Claxton na meron 12 points, 8 rebounds at 2 blocks per game. Yung isa pa si Spencer Dinwiddie na meron namang almost 15 points, 4 rebounds at 6 assists per game sa Brooklyn. Nung off-season, ang press release sa kanya, babalik si Ben Simmons sa All-Star form ngayong taon. Kaso nga lang, nagkaroon ulit ng injury sa likod. Huli pa siyang nakapaglaro November 7 versus Milwaukee Bucks. Base pa sa report na yon, i-re-evaluate si Ben Simmons matapos ang 2 linggo. Ito rin ay matapos niyang dumaan sa isang procedure. Nasa conditioning process pa lang si Ben Simmons sa ngayon. Ang Nets nasa number 9 pa ngayon sa standing. Si Ben Simmons ang may pinakamalaking kontrata sa lineup nila. Kung bibitawan nila yung contract na yon, by next year, may isang all-star kasi ang pwedeng makuha ang Brooklyn, gaya ni Pascal Siakam. Nasa huling taon na rin kasi siya ng kanyang kontrata at nilalagay na siya sa trade block. Bago nag-request si Kevin Durant ng trade paalis ng Brooklyn noong nakaraang season, ang nire-request niya makuha ng Brooklyn si Pascal Siakam. Matagal nang interesado ang team doon, kaya nga lang hindi matuloy dahil mababa yung value ni Ben Simmons noon. Nasa 20 points, 7 rebounds at 5 assists per game si Pascal Siakam ngayong season sa Raptors. Hindi rin basta-basta makikipag-deal ang ibang team sa kanya dahil nga expiring contract na. Pero lang kung merong assurance na mag-i-stay siya sa team na kukuha sa kanya via trade. Kapag tiningnan pa yung mga free agent next year, si Pascal Siakam yung isa sa biggest free agent. Ang isang team pa na may interest kay Pascal Siakam ngayong season na makuha via trade, Dallas. Dahil isa sila sa worst defensive team sa NBA ngayon. Mas mataas pa sa kanila yung Detroit. Sa top 10 ng best defensive team sa NBA ngayon, nasa West yung 5 sa top 10. Sa top 20 naman, 11 yung nasa West.
Sa lahat ng talo ng Dallas ngayong season, lahat yun above sa kanila sa defensive rating. Yung Memphis, nasa number 12, ang OKC, nasa number 5. Sa offensive rating naman, top 7 ang Dallas. Mostly na mga teams na nasa top 10 sa offensive rating, 6 doon nasa East. Yung depensa ng Dallas talaga yung problema nila dahil yun talaga ang sinasabi na ni Jason Kidd. Kung makukuha nila si Pascal Siakam na merong 114 sa defensive rating, base sa stats, mapapataas nila yung depensa nila.